Jeric, I would like to start this by saying thank you very much. Alam mo, I would like to say you're one of the most elusive artists. Wow. Ang tingin ko nga sa'yo parang man of few words. Ikaw yung tao na sabi ko ba na hindi ko alam kung ano iniisip mo. Sige, parang gano'n. Oo, yes, yung hindi ko alam kung baka sapakin ako nito or tutuwa ba siya sa akin? Ano ba? Kasi tawa ka lang ng tawa. You're just a nice guy. Hindi ka pala salita. Ganito ba talaga yung personality mo in real life? Yes. Ganito din talaga. Pero syempre pag si showbiz kasi very ano eh. Alam mo yun, contained minsan yung mga sasabihin mo, very careful ka. Hanggang ngayon parang ang feeling ko mahihiyain ka pa rin. Kahit na almost 10 years ka na sa showbiz. parang may ganun talaga akong parang ganun personality talaga ever since na parang may pagkamahiyain. Pero pag kinausap mo naman ako tapos usap tayo na matagal, parang ayun na, parang okay na. Alam ng mga tao galing ka sa Rodige. Pero paano ka ba nagsimula talaga sa showbiz? Pangarap mo ba 'to? Na it's a long story kasi ano eh. Hindi ka naman pangarap talaga na ano mapasok sa showbiz. I mean, nanonood ako of course ng mga TV shows, mahilig ako manood, pero hindi ko na imagine yung sarili ko na maging artista ako. Kasi sa pamilya namin wala naman naging artista sa mga relatives ko, wala din, and then I'm from province, from Laguna. Tangas. So probinsyano ka? Ayun. Probinsyano talaga. Oo. Literal na probinsyano. Doon ako lumaki. Actually, ever since talaga, nung bata pa lang ako, parang palagi na akong escort, ganun. Palagi akong pinapakanta sa stage. Basta may curricular activities. Palagi so, ako nandun sa stage. Suki ka ng Ayan, Santa Cruzan. Yes. Sagala. Oo, sa Sagala. Oh, yan. So, yeah, pageant, ganun. So, until nagsawa na nga ako eh. Dami na nga eh. Parang masyadong na-overexposed na ako sa ganun. So, minsan din ako sumasali. Until nung college ako sa nursing, parang fourth year ako, senior year ko. Parang for the last time, parang in-ask nila ako na, sige na, sali ka na kasi last year naman na to. And walang ibang representative, ikaw lang yung napili namin. So nag-join ako doon. Pero katuwaan lang to? Katuwaan lang talaga nun? Katuwaan lang kasi nga, ano eh, palagi na ako sumasali, tapos palaging curricular activities, palagi ako nandun. So parang medyo ano na, sawa na yung tao na nakikita ako dun. So yun, for the last time, sumali ako dun. And then, hindi ko in-expect na mananalo ako. So nanalo ako dun sa ano, sa pageant. And then, ito that, yung ginoong Kalamba? Ano ito? Kalamba, ano, Miss, Kalamba Doctor College. Mr. Kalamba Doctor College. Ay, so, kumbaga, school pageant lang to. School pageant to. Hindi pa ito yung, ano, ginoong Laguna. Hindi pa. Tapos yun, okay. After nun nga, dun ako na ask na, bakit hindi ka sumali sa, ano, sa ginoong Laguna, ganun. Kailangan ng representative ng Kalamba. Ganun, parang yung isang prof dun, parang nag-handle-handler siya, ganun. So, in-ask niya ako. Parang sa unang una, parang sabi ko, Ginoong Laguna, parang medyo malaking pageant na yun buong Laguna. Eh, feeling ko natakot ka dun sa prof mo, kaya pumayag ka eh. Hindi, ano, parang na-convince niya rin ako, parang napaniwala niya ako na, oh, ano, gwapo ka, ganun, qualified ka, ganun, may possibility na manalo ka. So, yun, try ko naman, sinubukan ko. And then, nung nandun ako, yun. Kaso nanalo ka nga. Nanalo ako, yes. So, nanalo ako. Hindi ko rin expect yun. Tapos yun, doon ko na nakilala yung mga, ano, maraming handler, ganun. Tapos yung naging manager ko ngayon, si RG. So, yun, doon talaga nag-start. Hindi ka na-overwhelm? Kasi, syempre, di ba, from being a simple probinsyano, sabi mo nga, tapos biglang dumadami na yung attention sa'yo. Tapos bigla kang naging on nationwide TV. Na-overwhelmed ako, Nelson, kasi nung una, syempre, gusto mong maging sikat, gusto mong makilala. Kasi nandiyan na siya eh. Parang first time na maraming nagpa-feature sa'yo, marami nang nag-admire sa'yo.
Tapos nung nandun ako sa contest sa Prodigy and then nung nakapasok na ako sa showbiz, sabi ko, parang na-overwhelm ako na sobrang saya na parang mahirap din pala, mahirap pala. Hindi ko in-expect na ganito yung showbiz, parang na-shock din ako. Na-shock ako sa pinasok kong ano. Business. Kasi, showbiz, alam naman natin, hindi mabait ang showbiz. Yes, mabilis ang pera sa showbiz, pero ang daming trade-offs. Hindi lang yung privacy mo, syempre, isa na yun sa mawawala sa'yo. Pangalawa, syempre, yung attention, talagang grabe. Sa social media, pag lumabas ka sa, in public, tingin sa'yo. Lahat yan. Kasi, that's why, yung iba nga, di ba, sabi nga nila, maraming artista, pag nagsisimula, biglang nagkukwit kasi hindi nila kaya. Hindi kaya, yes. The pressure and one thing na natutunan ko sa showbiz, talagang you'll be hurt talaga eh. Talagang masasaktan ka sa showbiz kasi you'll receive a lot of criticism, bash, ganyan. Lalo na ngayon, ang ano natin, social media is very powerful. And then nagagamit na rin siya na ano, as cyberbullying, parang hindi na siya ano lang eh. Nagagamit nila as into ano, bad things. Ikaw ba, pumapatol ka ba sa bashers? Kasi, I'm sure, sa lahat ng pinagdaanan mo, good or bad man yan, merong nasasabit, nasasabing masama sa'yo. Yun nga eh. Ano, hindi ako pumapatol sa mga bashers talaga. Never akong sumagot. Ano yun? Nakikita ko yung ano, minsan na-hurt ako, minsan hindi. Pero wala akong sinagot doon ever. Parang saka, hindi naman nila kilala kung sino ikaw eh. Di ba? No, yes. Parang ayun din. Ayun din yung point ko. To answer them, parang wala akong dapat i-explain. Parang ito dapat sagutin. Kasi hindi nila ako kilala personally. Hindi nila maintindihan talaga kung ano ka. Kung ano yung pinagdadaanan mo at that specific time. Yeah, pero I respect them. I respect their opinion. Siyempre, everybody's opinion is ano naman. Okay naman. Ganyan talaga. Hindi naman lahat magustuhan ako. Hindi naman lahat maintindihan ako. So, hati talaga yan. Meron talagang ayaw sa akin. May gusto. Kung meron ka namang nabasa na tingin mo, guilty ka or ikaka-improve mo. Diba? Pwede mo. Yes. Oo. Oh, pwede ka rin makakuha dun sa mga sinasabi nila kasi most of them naman are ano eh, yung talagang real talk din yung sinasabi nila. So masasaktan ka pero ways nila para may improve. Mabuti kung ganun lahat ng bashers, ano? Nabully ka na ba sa social media? Madami na. Madami na. Kasi nga ano eh, diba I'm a winner of Prodigy and then At dun pa lang? Nung Prodigy pa lang? Dun pa lang. O doon pa lang kasi yun nga sinasabi sa akin I'm just good face parang ganun beautiful face na walang talent. Yes, hindi marunong umarte. Aminado naman ako nung una. Hindi talaga ako marunong umarte kasi pagkanta lang talaga yung alam ko and pagtugtog ng gitara, instrumento. So sa pag-arte, ano talaga, trabaho ko talaga siya. Nag-workshop talaga ako and by experience. So sinaga ako din naman talaga siya. I'm sure, tulad ng sinabi mo, no, dumaan ka sa maraming struggles sa showbiz. Ano yung nare-recall mo na isa sa pinakamalaking struggle na talagang hinarap mo? Isa sa pinakamalaking struggle, siguro nung nag-start pa lang ako, siguro mga 2 years, 3 years pa lang ako sa showbiz. I was involved in a scandal, of course. Parang social media scandal, parang ganun. So, I went viral talaga. Hindi ko alam kung paano siya i-handle that time. Parang gano'n, gusto ko nang ano nun eh. Mag-quit. Huwag na magpakita. Kasi ganun pala yung feeling kapag ano, nag-trend ka parang... Nag-trend not in a good way, kumbaga. Not in a good way, yes. Parang tingin mo lahat ng tao, ano? Yung tingin sa'yo, hindi maganda. Parang ganun. Parang nakakahiya talaga. Parang sobrang... Wala talaga. Wala yung self-esteem mo. Talagang
down talaga. Down talaga. Parang luting nandiyan yung family mo to ano support you, parang ganoon na sila yung naniniwala sa iyo. Pero yung iba, lahat parang wala kang matatrust kasi, parang ganoon, nawala yung trust mo sa lahat. Thank you for being brave na ikaw yung nagsabi. Ito naman yung masasabi ko, no? Like, alam mo na there had been a lot of requests nung panahon na yon na ma-interview kita and you kept silent. I remember, matagal kang nawala nun eh, di ba? Pero pagbalik mo nun, yun yung time na nakita ko na, grabe, nag-rise ka talaga above the controversy. Natuto kang mag-gitara, natuto kang kumanta, you made yourself better na hindi na yung chubby-chubby na ikaw dati. Talagang bigla kang, nung nagpakita ka ng bagong ikaw. And possible pala yun, ano? Yun yung ano sa akin eh, advice sa akin talaga ng management ko. Of course, GMA, na hindi ako pinapabayaan, Epicenter, Sparkle. Ginaid talaga nila ako na kahit na anong issue yan, parang if you will do good, if you will turn it into a positive way, parang mas makikita nila yung ano eh, yung positive sa'yo, yung goodness sa'yo, yung pagbabago sa'yo, kung paano ka, ayun nga, kung sabi mo, kung paano ka nag-rise up, kung paano mo, paano ka tumayo dun sa, ano, sa pagkakadapa mo, dun sa downfall mo, sa pagkakamali mo, and turn it into a positive way, into a good way, na improve mo yung sarili mo, ipakita mo na mas naging strong ka, mas nag-improve ka, and then mas na-inspired ka, mas na-motivate ka din dahil sa nangyari. I have to give it to you, kasi kung hindi mo siya binanggit ngayon, nakalimutan ko na siya. And I'm sure a lot of people nakalimutan na yon kasi iba na yung, I mean, you're a better person, you're a much improved Jeric Gonzales. Diba? And props to you. Ang galing, ha? You know, interesting also to know, anong naging epekto nito sa pamilya mo? From the start naman kasi talaga, parang ayaw nila talaga ako dito sa showbiz. So, medyo sensitive sila about every issue na lumalabas sa akin. Pero hanga din ako sa kanila kasi nandiyan lang sila sa tabi ko. Kahit nasaktan sila, parang hindi nila ako dinidiscourage, hindi nila ako pinagbabawalan na wag na, tama na, quit ka na, ganun. Parang they still believe in me na ano, na kaya ko talaga na magsasucceed talaga ako dito sa showbiz. Na ito yung nakikita nila kasi na ito yung passion ko eh, na ito talaga yung dream ko. So ayun, sinusuportan lang nila ako kahit nasaktan ako, nandiyan sila sa tabi ko. And nag-guide nila ako. One of the greatest women I've talked to nag-impart sa akin recently na parang I think the best thing you can do with a mess is to turn it into a message. Oh, wow. That's nice. I think ano yung nagawa mo sa buhay mo, di ba? Na-intriga ako kung sino. hulaan mo kung sino nagsabi niyan. Teka lang, hulaan kayong yung tawa mo kung sino. Oo. I'm sure naman yung mga play of words na gano'n, sanay ka na kung sino nagsabi niyan. Naririnig mo yan parate, dati. Nag-guest na siya dito. Okay. Oh, beauty queen. Ah, okay. Siya na yun. Okay. Kamusta na kayo? After what happened, of course, controversies and issues, nag-stay kami na ano na friends and good friends. Nagkabalikan ba kayo? Ang hirap sabihin na nagkabalikan eh kasi mas gusto na lang muna namin sabihin na ano, we're good friends and we support each other and we have a good relationship as a friends dito sa showbiz. So hindi kami yung nag-break na as in wala na talaga na nag-away. Nag-away o ganun. Hindi kami ganun. We support each other pa rin. And
we want it ano lang private na ganito lang na we're in good terms, good terms. Mm-hmm. Yeah. In good terms. Well, which is good ano. And again, mm-hmm. posible pala 'yon ano. Yes, so yes, kasi kami wala naman talaga kaming ano ibang ano nagawayan ng pinag talunan na ano and issue. Siguro ano lang priorities lang talaga as of now. Kasi we're both busy and marami kaming ano. So pagka nagkaroon pa ng mga ibang issue, syempre sa showbiz, hirap eh. Marami talagang taong makikialam. Alam mo yun, maraming issues na darating sa kanya, sa akin. So mas healthy na ano, na focus kami sa work, pero at the same time, okay naman kami. Dinamdam mo ba yun? yung time na nagkaroon ng issue about separation? Oo naman at first. Parang sad talaga. It's depressing, of course. It adds pressure talaga dun sa ano, dito sa showbiz. Na ang sarap sana na may someone na ano, inspiration na parang bear months na, nako, malamig ang Pasko. hindi naman masyadong malamig. Hindi, wag mag-aircon, di ba? Wag mag-aircon. Para uminit. Oo. Pero gusto kong malaman, ano yung mga steps? Kasi ang dami nating pinag-usapan na challenges sa buhay mo, sa career mo, sa love life mo. Ano-ano yung mga ginagawa mong steps to regain your strength? To regain my strength, of course, palagi akong ano, I always look up to God, to Lord. Yan palagi yung una. Pagka hindi ko na alam yung ano, sagot, parang hindi ko na alam yung nangyayari sa akin, yung problema, parang hindi ko na kaya. Siya talaga palagi. Surrender. I'm always praying. Lord, ikaw na po bahala. And then, secondly, syempre, yung family ko. Yun yung pinaka-strength ko talaga. Sila talaga. Na whenever I'm sad, na nade-depress ako, umuwi lang ako doon sa province. Sa Laguna. Sa Laguna, and sa Batangas. Mm-hmm. So yun, para nare-refresh ulit ako. And na-inspire ulit ako na ipagpatuloy yung, ano, yung karera, yung career ko dito. And parang lumalakas yung loob ko na inspire ako na ano na gumawa pa ng mas magaganda, ma-improve pa. Alam mo, Jeric, kanina mo pa nababanggit yung pamilya, no? And I know and I can feel na talagang sobrang importante siya sa iyo. But you're the youngest, ano? Ikaw yung bunso. Bunso. Oo. Bunso na ako. Oo. But you also are the breadwinner. Hindi ko masaming breadwinner eh, pero parang siguro ako yung pride ng family. Kasi ikaw lang yung naging artista. Oh yes, ako yung naging artista. Ikaw lang yung sumikat, oo. Parang like ngayon, ako na lang yung single sa family, and then parang I'm single kasi parang natuto ako sa mga lessons dun sa mga kapatid ko, ganun, from my kuya na medyo na-list ng landas, parang ganun. Hindi nakatapos, and then yung ate ko naman, maaga nag-asawa, ganun. Ganun din yung ano, sumunod sa akin. So parang ako, dami kong lessons in life na nakuha sa kanila. So ako parang, ako yung pinaka, in-expect nila na ano, magiging na mag-succeed. Succeed, yes. Uy, so teka muna, pressure yan ah. Hindi ka ba pressure? Yes. Pressure siya. Pero in a good way. Tinay ko siya in a good way. Kasi ngayon, like ngayon, I'm living my best life na parang I'm taking time na hindi ka agad mag-asawa. Ganun. I'm planning my future. And then, naging matured ako about sa mga bagay na yon na huwag madaliin. Madaliin lahat. Parang there are many opportunities pa na pwedeng mangyari sa iyo. So parang ganoon. Ganoon yung naging aral sa akin ng ano, ng family ko. Mm-hmm. Your parents, of course, nung nagsisimula ka, grabe yung guidance sa iyo ng parents mo.
And mm-hmm. sabi mo nga, every step of the way, talagang nandyan sila. Mm-hmm. Ano ba ang pangarap mo para sa parents mo? Pangarap ko, of course, mabigyan ko rin sila ng magandang buhay. I mean, ma-enjoy nila yung buhay nila while nandito pa sila. Kasi buong buhay nila parang nag-sacrifice sila para sa amin. Lalo ng mother ko. Kasi, nag-work siya sa Manila from Laguna. Parang everyday siya nag-travel. So parang for 35 years, 37 years, ganun yung ginagawa niya. Just to, kasi yung tatay ko maagang nag-retire. So parang naging solo, siya, provider siya that time. So, nakita ko yung struggle niya and then parang yung nagkaroon kami ng college plan, parang ganun. Lahat talaga, binuhos talaga sa amin. So parang ngayon, parang gusto ko na maibalik sa kanya yung lahat ng paghihirap niya, sacrifices niya. Mag-enjoy naman siya. And then lalo na ngayon, naging artista ako. So may kahit pa paano, I could travel, parang ganun. Madadala ko siya sa mga gusto niya. Mama's boy ka? Mas mama's boy ako kasi yung lambing ng ng nanay. plus bunso ka eh, di ba? Plus bunso, oo. Like kahit ngayon nga, parang 30 na ako, parang tingin niya talaga sa akin, parang yung baby pa rin. Oo, pag umuwi ka sa inyo, hindi parang hindi ikaw yung Jeric Gonzales na artista. Hindi. Parang talaga, bunsong-bunso talaga yung paghahanda lahat, ng pagkain, ganun, talugan. And then, pati monitor mo, ihahanda. Pag-aalis ka. Yes. Damit. Nalaba. Oh, siya naglalaba ng mga Ano yung pinakamatinding, pinakamalaking gift na naibigay mo sa mom mo? Ano ba? Siguro yung pinakamalaking gift, aside from material things, kasi hindi siya materialistic eh. Hindi nga bumibili ng mga damit niya, ng mga bag niya. Siguro yung thing na siya yung naghahawak ng pera ko hanggang ngayon, malaking bagay sa kanya yun. Kasi... Teka muna, malaking bagay din para sa iyo yun, ah. Like, yes. Yun sabi ko. Na, noong una, hindi ko na-realize na parang, ganun. Parang nahigpitan ako, parang hindi ko yung pera ko, mahawakan. Pero nung na-realize ko na siya naghahawak, parang para sa akin din yung iniisip niya. Parang ganun, to save money, parang para ma-manage ng ayos. So ganun, ganun yung dream niya sa akin talaga, na makapag-ipon, makabili ng bahay, na sarili, ganun. Malaki na ipon mo. Text ko na lang ang nanay mo kaya. Malaki na kasi yan eh. Ang hirap kumuha nasa kanya, so nakakaipon talaga. Oo, mas ganda yun, di ba? Parang nasa bangko. Mas mahigpit pa sa bangko ang mga nanay, di ba? Totoo. Ang hirap. Medyo minsan parang kuripot yung dating, pero pag inisip mo, very practical, very talaga. Para sa akin talaga, iniisip niya. Meron ka bang message para sa parents mo? Nako, ba umiyak na naman ako nito eh. Kasi pag about sa family ko, lalo na sa parents ko, nag-emotional talaga ako. Kasi they are my strength. So, sige. Message ko sa nanay at tatay ko. Maraming salamat kasi pinalaki niyo akong mabuting anak. Tapos maraming salamat sa lahat ng sacrifices niyo, sa suporta niyo sa akin. And I'm sorry kung minsan kulang yung time, hindi tayo nagkakasama. And minsan nabibigyan ko kayo ng sakit na ulo kasi nandito ako sa showbiz. I know na nahihirapan din kayo sa mga pinagdadaanan ko, pero maraming salamat kasi iniintindi niyo ako palagi. Sinusuporta niyo parin ako sa lahat ng pangarap ko, lahat ng ginagawa ko, lahat ng passion ko. So, mahal na mahal ko kayo. Kayo yung dahilan kung bakit ako nandito. Kung bakit ako malakas. Kayo yung inspiration ko. Kayo yung lakas ko. Naramdaman ko rin yun, ha? I guess pareho kasi tayo.
pareho tayo pagdating sa pagmamahal sa parents. I only have one parent na lang na natitira, yung nanay ko. And okay. Lumaki kasi ako, or tumanda ako ng hindi ko siya kasama dahil lahat sila nasa US. Ako lang ang natira dito. So, alam mo yun, when a person talks about family, alam ko, yun yung ano ko eh, weakness ko. Weakness, yes. Hindi ko kayang i-hide yung feelings ko pagdating sa family. And when I hear somebody say na mahal ko kayo, when, you know, pertaining to a parent, I tear up because nito ko na lang kasi ano eh, nitong matanda na ako at saka ko lang nasasabi yung ganyan sa parents ko. And parang ang feeling ko, I lost so much time when I was younger. Isa yan sa struggle ko kasi pagka nandyan kami, magkakasama kami, kaharap siya. Parang, di ba parang minsan ang hirap sabihin na, I love you, parang ang hirap iparamdam. Try mo na ano, na sabihin sa kanila na personal, kaya personal, mo. Personal, no? Binigyan kita ng bagong challenge, ha? sige. Oo. Parang hirap pag walang ano, no? Pag walang occasion, parang walang ganun, walang, or to celebrate, and then you'll say, you know, I love you, parang ganun, parang medyo minsan mahirap, awkward. Oo, ayun, siguro challenge na rin, challenge natin ito dun sa mga nakikinig din, ano? You know, today, why don't you say, I love you to your parents? Totoo. Kasi hindi natin alam, of course. At least, masasabi natin sa kanila every day. Itong Startup PH, itong Startup Philippines, ang pinakamalaking project na naibigay sa'yo. Yes, opo. Totoo po yan. Ito na po talaga yung biggest break. Kasi, yung mga kasama ko, syempre, Ms. Bea Alonso, si Elder Richard, Yasmin Curry, sila Direct Gina, and this project is ano talaga, nag-hit talaga siya eh, sa Korean ano fandom, Korean drama. So to be namakas dito and mag-play dun sa role ni Nam Dosan, si Dave. So it's a dream talaga. It's a dream. Nung nakuha mo tong project na to, actually hindi to binigay sa iyo, no? Nag-audition ka for this, di ba? Shortlist ako. Sa pinagpilian. And then ayun nga, parang kasi medyo after na magkaagaw, parang 1 year akong na bakante, so parang ano nga ako noon, medyo na depressed na naman kabado, kasi kabado ka na noon, no? Parang wala na bumapasok sa akin. Wala na. Sabi ko, ano na mangyayari sa akin, ano na next? Ganun tapos guessing lang ganun. So what's next, sabi ko ganun. Tapos nung ano na sabi nga sa akin na makakasama ako dito, parang magtotoo ba? Talaga ba? Tapos si Alvin makasama, si Bea. So parang nagkaroon ulit ako ng hope. Parang ganun na pwede pa, baka pwede pa. So ayun, narinig ko na parang si Alvin, isa siya sa akin dito. I was about to say that. I had an interview with you and I had an interview with Alden, and I think it's no secret naman ano na ni-recommend ka talaga niya. Kasi ang reason noon is parang bakit hindi natin bigyan ng break si Jeric? Mukhang mahusay naman and passionate naman about, you know, his job, and parang pareho yata kayo ng dinaanan ni Allen. Kasi diba, both of you are from Laguna. Yes. Both of you are yung alumnus ng ano ng mga pageants. Pageant. Tapos, may similarity talaga. Halos lahat nag-prodigy ka, nag-starstruck siya. Pero yun nga, hindi siya natanggap sa starstruck. And then, hindi mo maiiwasan ano, na ma-compare kayong dalawa.
Oh, yes. Totoo yan. Ever since. Parang may mga ganun nga. How do you feel nung nakatrabaho mo na si Alden? Of course, I'm blessed. He's Alden Recharge. Pero, parang nung ano, nung hindi ko pa kasi siya nakaka-work, parang nagkikita ko lang siya, tapos, parang acquaintance lang, nagbabatian kami, nagkikita sa GMA, sa AOS, I guess. Parang, happy for him, pero parang ano, alam mo, ngayon ulit sabihin, parang, may insecurity, parang ganun. Totoo ba? Parang, okay. Sige, let's qualify yes. that, Jea. Na-insecure ka kay Alden. Kasi, syempre, I mean, I can understand kasi pareho kayo ng dinaanan eh. And parang hindi malayo na i-compare kayong dalawa. And syempre, nung nagkasabay kayo, lalo na, I mean, layo na narating niya eh. And syempre, ikaw parang somehow nag-struggle ka pa to go up there. Yes. Siguro, kaya ako nasabing na-insecure ako kasi dami ko rin pinagdaanan. Tapos, dito sa showbiz. And then, parang until now, parang I'm finding my, ano, may career. Parang ganun. Parang may part na ganun na para dito ba talaga ako? Parang ganun. Pero siya nandiyan na parang Alden Recharge. Tapos, grabe yung blessing sa kanya. Daming, talagang nasa top na siya eh. Parang ganun. So, parang somehow may part sa akin na insecure. Pero, before yun, nung hindi ko pa siya na-meet, hindi ko pa na-work. Pero nung naka-work ko na siya, mas lalo akong ano, parang yung lahat na insecurities ko na turn into ano, paghanga. Paghanga kasi, grabe yung isang Alden Recharge. Yun nga nung ano. Alam mo, very simple lang yan sa, lalo na sa set, no? Yes, like, yes. Maloko nga yan pag sa set eh. Di ba? Matatawa ka talaga sa kanya para. Sobrang kulit. And then, ano talaga, parang I owe it to him this project na sa dami ng artista, Nelson. Parang, isa ako. Ako talaga yung naging ano niya, na recommend niya. Parang naniwala siya sa akin. So parang, nagkaroon talaga ako ng hope. Yun nga yung sinasabi ko doon nung nag-workshop kami. Parang, kasi it's a relationship exercise. So parang we are allowed to say lahat ng mga gusto namin sabihin. So, hindi ko napigilan na maiyak ako nung moment na yan. Nung mag-start pa lang kami ah. Kasi, I'm so thankful to Alden. Isa siya sa naniwala sa akin. Na yung mga times na, after magkaaga, wala talaga eh. Parang, I was about to quit. Parang, siguro sabi ko tuloy ko na lang nursing, pero naniwala siya sa akin. Tapos ito, nakakasta ko dito. Of course, because of, hindi lang naman dahil sa kanya, pero isa siya sa naniwala sa akin. And then ngayon, nung nakasama ko na siya, nag-work kami, naramdaman ko lahat ng support, lahat ng yung alam mo yun, yung gusto niya akong maging successful. Gusto niya akong mag-succeed din. Nakita ko sa kanya yun. Hindi siya madamot na tao. Super ano siya. Kaya siya super blessed na tao kasi deserve niya yun. Kasi super bait niya and giver talaga siya. And nakita ko sa kanya. Ang dami ko nakita sa kanyang qualities. Na-inspire ako. Oh. Yung professionalism niya, yung the way na treat niya lahat ng tao. And then yun ang isa sa masasabi ko kay Alden pag nasa set siya, walang maliit, walang malaking tao. Walang star, 'di ba? Parang minsan lalabas 'yan, makikipag-usap sa mga cameraman, sa mga gaffer, sa mga alam mo nakakatuwa siya sa set. And talagang hindi nagbago 'yon. Ever since nakilala ko siya. Nagkaroon ka na ba ng time na, makausap siya at magpasalamat sa kanya? Actually, wala pa nga. Yun yung sa workshop pa lang, yung time na nakapag-thank you ako sa kanya. Pero yung personally na kaming dalawa lang, super ano kasi si Alden eh.
masiyahin siya eh. Alam mo yun, parang ayaw niya ng mga drama. At saka ayaw niya na ano eh. Ayaw, one, ayaw niyang pinapasalamatan siya. Yes, yes. Two, ayaw niyang pinupuri siya. Yes, yes, tata. Kung gusto mong inisin si Alden, purihin mo siya ng purihin. Okay. Yes. Ganda ng damit mo, ganda ng sapatos mo, galing mo kung Marty doon, gagawin niya, ew! Totoo. So, siguro ito na lang, yung mga way na makapasalamatan ko siya. Alden, thank you so much kasi ikaw yung nagbigay sa akin ng hope. Ikaw yung dahilan kung bakit, isa ka sa naging dahilan kung bakit itinuloy ko yung career ko dito sa showbiz. Isa ka sa nagbukas ulit ng pintuan sa akin na na mas galingan ko pa, mas ipakita ko pa yung talent ko, na may naniniwala pa pala sa akin na katulad mo na kaya ko to, na magaling ako. Dahil doon ano, hindi ko sasayangin lahat ng ano, ng tiwalang binigay mo sa akin. Gagalingan ko, tutuloy ko yung mga pangarap ko. One day sana pag naging successful ako, sabihin ko sa inyo ano, maraming salamat. Ikaw yung dahilan kung bakit ko naabot to. But yeah. You're almost there. Yeah. You're almost. Yeah. You are. Alam mo. I know this is very emotional for you kasi kaya ako naluluha kasi hindi pa kita naririnig talaga magsalita ng ganyan. Sabi ko nga sa iyo, 'di ba? Almost 10 years pa lang iti ka lang. Never naman kitang napaiyak sa interview. Kahit na anong tindi ng pinagdadaan mo. Hindi ko alam na iiyak ako. Pero ano, kaya ako naiiyak kasi... Ngayon mo lang iiyak. Nailabas lahat to. Actually, ngayon lang. Ngayon lang. Dito lang ako umiiyak. Hindi ako umiiyak sa interview. Maghahanap ako ng interview mo kahit sino, ha? Sa kahit sino, kahit anong platform na umiyak ka. I can bet you wala. Wala, grabe. Oh, but, you know, Jay, thank you, ha? Thank you for trusting me na... Kasi sabi ko nga, ang dami mong barriers before. Kasi takot ka eh. Takot ka na, you know, to show your real self. Pero, for you to open up like this, eh talagang, I'm sure, maraming hahanga sa katapangan na ipinakita mo. And maraming hahanga na kapag nakita yung totoong ikaw. Grabe. Alden kasi. Oo, si Alden kasi. Alam mo, ilang beses na rin ako pinaiyak niya ni. Hindi, totoo. Alam mo, total na pag-uusapan natin si Alden. Ano, ganun siya kasimpleng tao. Natutuwa ako sa kanya kasi pagpapasok, yung kakatok ka lang doon sa dressing room niya. Tapos, tatanungin niya sa'yo, ba't nandiyan ka? Ba't di ka pumasok? Eh, syempre, di ba, parang, uy, alam naman, pasukin ko kagad yung kwarto ni Alden Richard. Ba't di ka pumasok? Tapos, ala, makikipagkwentuhan na yun, 2 oras. Isa siya sa mga taong hinahangaan ko because of that. Oh, yes. Ako, ah, ngayon ko lang sasabihin to. Parang, never naman ako nag-idolize talaga ng artista sa showbiz. Na yung, ano talaga, yung I admire talaga. Pero ngayon, si Alden talaga yung pinaka-look up ko sa lahat ng artista. Parang overall, parang totality. Parang lahat ng qualities, I admire him talaga. Parang ganun ko din gusto. Kumbaga, yung ano, maging yung attitude ko sa an artist. Yeah, grabe. At saka, nakaka-proud na kilala mo si Alden ano, or may kilala kang taong gano'n. No, yes, totoo 'yan. Mm-hmm. Ma-touch niya yung ano mo.
Yung buhay mo ba? Buhay parang mo. Ganun. Alam mo, for sure, pag maririnig niya tong interview natin, tumawag sa akin yun, may maaasar yun. Pinuri mo na naman ako, pinupuri niya na naman ako. Kaya move on na tayo. Move on na tayo, sige. Kamusta ang set ng ano, ng Startup PH? Iba to sa lahat ng nagawa ko kasi nga Korean drama siya, 'di ba? So, yung standard na ginawa dito ng mga sa production, sa lahat, sa artista, sa amin, sa characterization, nag-level up talaga. Parang ito yung teleserye na trabaho ko na, no? Na-challenge ka talaga? Challenge. Oo. Lahat kami challenge talaga. Mm-hmm. Parang we did it in a different way talaga. Na parang gusto namin gandahan talaga. Parang kung maganda na yung sa Korea, parang mas gusto namin mas gandahan pa. Parang ganun. Mm-hmm. So parang dito, bago talaga siya lahat. Bago talaga. So magugustuhan talaga ng mga tao ito. Siyempre, di ba, nakaka-pressure din nakatrabaho mo si Bea at saka si Yasmin. Ay, ang gagaling na artista nitong mga to, eh. Oo naman. Sinabi ko nga nung una, nung mag-start, ako yung parang pinaka-list, parang ganun. Tapos parang sinasabi sa akin nila, narinig nila Bea yun and Yasmin, parang, huwag mo nang isipin ganun, parang hindi ka ganun, parang magaling ka rin kaya ka nandito. Parang ganun. Sobrang ano nila, supportive nila. Like si Bea. Of course, dati pinapanood ko lang siya. Parang hindi ko naman iniisip na makakasama ko siya. Mga kasama. Ang swerte ko eh. Ang swerte ko talaga. Eh lalo ngayon ka-eksena mo lang. Na. Oo, ka-eksena ko na. Kaya ngayon, every time na ka-eksena ko siya, parang hindi ko pa rin maalis sa ano, sa akin na parang sinasampal mo rin ba 'yung sarili mo na parang parang ganoon eh, parang gusto mong sampalin 'yung sarili ko eh. Oy. Trabaho na talaga si Bea Alonso ngayon, parang ka-eksena ka lang siya every time, parang ganoon. Kausap ko siya kasi so super bait naman, super supportive and super galing, super professional. So parang ano pa rin, overwhelmed pa rin until now. And same with Yasmin. Yasmin, it's my first time to work with Yasmin and hanga ako sa kanya kasi may attitude si Yasmin na ano eh. Parang fearless siya, parang kaya niyang gawin yung role, parang nakikita ko sa kanya yung determination, ganun, yung motivation. Like, look at her now, parang bumata siya ng ilang years, parang super bata niya talaga. Competitive kasi. Competitive, yes. Itong startup, napanood mo ba to sa K-drama nung yung series na to? Yes. So napanood mo? Napanood ko siya. Kasi ano? During that time, parang pandemic, no? Oo. At talagang minaraton mo? Minaraton ko siya. Like, ano kasi, crush ko yung ano doon. Si Beizuzi yung ano, yung lead actress. So ayun lang, sabi ko tingnan ko nga to. So yun, na-hook na ako. And then never expected. Hindi mo alam, no? Dito. Gagawin ko dito. Eventually magiging isa ka doon. Oo, grabe. Teka muna, grabe. Anong kaibahan nung Startup PH? Doon sa napanood mo. Malaki ba ang difference o you remain true to the story? Of course, malaki yung ano, yung difference kasi yung may Filipino flavor eh, no? Tsaka yung startup kasi na original is it's made na eh, parang super ganda niya na eh. So parang paragayahin mo yung ganung kaganda, parang ano lang, magiging copycat lang siya. So we did it in our own way, in Filipino way, na yung mga yung culture, yung mga pagkain natin dito, parang yun yung pinakita. And then, most of the scenes was shot here in Manila para ipakita yung ganda ng Manila. And then, ayun, yung traits ng Filipino, yung mga attitude natin na masipag, ganyan, yung matyaga. And then, pinaka, ano talaga, yung number one dito sa startup kasi yung mga nangangarap, yung mga Pinoy kasi talagang mahilig mangarap, mahilig
I mean, ayun nga, masipag. Masipag. At saka, masipag talaga. Talaga, I mean, totoo naman ang mga Pinoy talaga. Punong-puno ng pangarap yan eh. Ikaw ba, Jay, hindi ka ba na pe-pressure? Kasi pag lumabas to, sabi mo nga, yung startup made na. At sikat na sikat ito sa buong mundo. At ito, pag pinalabas yung startup Philippines, mapapanood na rin. I'm sure mapapanood to kahit na hindi lang na mga Pilipino sa ibang bansa at dito sa atin. Ano? Pati yung ibang lahi, papanoorin ito. Yes, ikikriticize ito. Hindi ka ba napapressure? Nakaka-pressure actually. May kaba. Pero, I'm confident. Alam niyo, Nelson, I'm confident with what I've done dun sa show. Kasi of course with the guide of Direct Jerry Lopez Neneng and Direct Dominic Zapata, and then the production sila mismo, na of course sila Alden and Bea, parang nag-guide talaga nila ako. So I'm confident na maganda yung ginawa ko doon. Bawat scene na nagawa namin na maganda, and then yung character wise maganda. Maganda naman. Oo, dati, di ba, pag ini-interview ko kayo, parang, mapapanood yun na to. Later this year, di ba? Parang, sige, malayo pa yan. Pero ngayon, ilang tulog na lang. Oo nga eh. Excited. Super excited talaga. Sobrang proud ako. Kahit hindi pa lumalabas ha. Ngayon pa lang, sobrang proud na ako dun sa nakasama ko dito. And then, ako yung nag-play ng role ni Dave. And then, nagawa ko siya na maganda. You think showbiz is going to be for you hanggang mag-retire ka? Naiisip ko na yan eh. Naiisip ko na yung bagay na yan. Kung mag-decide ako na until mag-retire ako, until matanda na ako. Mm-mm. So, ang naisip ko is parang makikita ko yung sarili ko dito eh. Na dito ako tatanda, dito ako tatagal, kasi marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap. And parang nakikita ko talaga yung sarili ko na yung showbiz is para sa akin. So, hanggat may naniniwala sa'yo, no? Hanggat naniniwala sa'yo. So, hopefully, hanggat nandito pa ako, I'll do my best na ipakita yung talento ko. Parang hindi kasi katulad ng iba na alam nila bata pa lang sila gusto ko na maging artista. Bata pa lang sila, plinano na nila lahat yan. Ikaw, biglaan, biro mo 2012, all in one year, biglang turn around yung buhay mo, di ba? Yes. It's God's plan talaga na mapunta ako dito. Siguro sabi niya para dyan ka din talaga. Oo. Mm-mm. Ayan. You're destined to be. So, oo. It's a blessing. It's a gift. Mm-hmm. Jeric, I will wrap this up by asking you. Dito ko kinakabahan sa segment na to eh. Ito yung ask Nelson na hindi na ako yung magtatanong. Ikaw na. Ako na. Okay. So if there's one question na gusto mong tanungin sa akin ever since ngayon na yung pagkakataon mo, huwag mong hirapan na. Teka, mahirap din yan. Hindi, kahit lang. Sige. Kahit lang. No filter ito. No filter. No filter. Saan kang interview pinaka nahirapan or pinaka naging emotional, naging dramatic ka na totally na-apektuhan ka talaga? Okay. Sa dinami-dami ha. Okay. Yes. Ang dami kong mga interviews na, kasi pag if you can, sabi ko nga, in my 20 years, ang hirap talaga mag-pinpoint kung ano yung pinaka-naapektuhan ako. Kasi may mga interviews kasi na darating na hindi mo ina-expect na yun yung maririnig mo. Tapos makaka-relate ka. And then, before you know it, tumutulo na yung luha mo, kasabay mo yung ini-interview mo. Katulad kanina, like example, nung nag-uusap tayo, naramdaman ko yun eh. Hindi man ako nakarelate, pero
naging open kasi 'di ba naniniwala akong interview kasi ano 'yan eh, bukasan ng bintana, bukasan ng pinto. And then pag yung nagtagpo yung mga kaluluwa nyo. Na parang nagiging isa ka, I mean you're one with the person you're interviewing. At kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman mo na rin. Marami akong na-interview na yung namatayan, ganon. Siyempre, of course, yung compassion mo nandoon, naiiyak ka. Pero seldom akong naluluha kapag nag-i-interview ako ng hindi malungkot yung interview ko. Katulad kanina, hindi naman malungkot yung sinasabi mo. Pero naluha ako kasi naramdaman ko yung ikaw. And with that, gusto kitang pasalamatan, Je. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, thank you din. Natakot ako na mag-interview ng a person of few words. Kasi parang baka ako lang magsalita ng magsalita dyan. Thank you very much for being open. Kasi ang dami mong naituro na life lessons sa amin. Na without being preachy, ang dami mong naituro na yung mga pinagdaanan mo. And I'm sure marami dyan na nakikinig na may matututunan dun sa mga leksyon na naituro mo ngayon. And continue doing that, Je. Kasi I'm sure hindi pa ito yung success mo eh. malayo-layo pa yung mararating mo and it's so, you know, it's an honor for me to be part of that. No, thank you. Thank you din, Nelson. Thank you for doing this interview with me. Oh, thank you. I'm the one who's supposed to thank you. Nag-enjoy ako. I mean, for the first time in my, lahat na interview ko, parang first time ko naging open talaga. Invite natin yung ating mga listeners na makinig sa Updated with Nelson Canlas every Friday ito. Yes, mga kapuso, sana po palagi kayong makinig dito sa Updated with Nelson Canlas and of course, malaman niyo yung mga life stories ng mga iba't ibang guests niya and syempre marami kayong life lessons na makukuha dito. And